alayhi wasallam, sampuno kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga patuloy na tumatak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ukol sa kaalaman sa tauhid. Kaalaman sa tauhid, o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaisahan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa ating po mga nakaraang mga tinatalakay, ay tayo ay nasa kasagsagan ng pagbibigay ng mga halimbawa ng mga nakakasira ng tauhid. Mga nakakasira ng tauhid. At sa ating paksa ngayon, ating po itatalakay ang isa sa halimbawa ng nakakasira ng tauhid. Walang iba kundi ang pagkatay ng hayop para ialay liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatay ng hayop, manok, baka, kambing, kamelyo, o ano mang hayop na ikakatay para ialay sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ialay sa engkanto, ialay sa ribulto, ialay sa mga puno, ialay sa bahay, ialay sa tao, basta't kakatayin na ang intensyon ay ialay para sa iba, ito po ay isang uri ng shirk o pagtatambal ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah ay nagsabi sa Quran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Sa kahulugan, sinabi ng Allah, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng aking pagdarasal at ang aking pagkatay at ang aking buhay, aking kamatayan, lillahi rabbil alamin, ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. La sharika lah, walang katambal sa kanya. So itong ayat na ito, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng linaw na ang pagkatay ng hayop upang ialay ay dapat mauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay isang uri ng pagsamba. Bakit? Kasi isinama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbanggit ang pagkakatay doon sa pagsasala. Alam natin na ang pagsasala, ang pagdarasal ay isang pagsamba. Noong sinabi ng Allah na sabihin mo Muhammad ng aking pagdarasal, ng aking pagkatay, aking buhay kamatayan, ay para lamang sa Allah, na intindihan natin na ang pagkatay ay isang uri ng pagsamba. At ito ang sinabi ng ating mga ulama sa tafsir, na ang pagkatay ng hayop ay isang uri ng pagsamba kung ito ay ialay. Take note, mga kapatid, kung ito ay ialay. Dahil kung ito ay kakatayin para gawing pagkain, ito ay hindi uri ng pagsamba. Dahil ito ay kakainin, normal na ginagawa ng isang tao. Ang ating tinatalakay dito ay ang kakatayin mo ang isang hayop para ialay. Ialay mo. So itong gawain na ito, ito ay isang pagsamba. So kung ito ay isang pagsamba, nararapat lamang na ito ay ialay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pwede sa iba. At nagkaisa ang ating mga ulama sa Islam, ang ating mga dalubhasa, noon at ngayon, na ang pagkatay ng hayop para ialay mo sa libingan, ialay mo sa engkanto, ialay sa malaika, ialay sa iba, bukod sa Allah, ito ay isang uri na shirkul akbar, malaking uri ng shirk. Alam natin na kapag ang isang tao nakagawa ng malaking uri ng shirk, siya ay lalabas sa Islam. Siya ay lalabas sa Islam. At kapag siya ay hinamatay, hindi nakapagtawba, nakapagbalik loob sa Allah, siya ay mananatili sa impyerno, a'udhu billah, magpakailanman. A'udhu billahi min dalik. So, meron ding hadith, mga kapatid, na nabanggit na naiulat ni Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, na kanyang sinabi, حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Sabi ni Ali radiyallahu anhu, ako ay kunintuhan o sinabihan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ng apat na pangungusap o apat na bagay. Una, la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali, sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sinusumpa, nilalayo sa habag ng Allah. Sinusumpa ng Allah ang sino mang taong magkakatay para ialay liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkatay ng hayop, ialay liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung una. Pangalawa na
sinabi ni Propeta Muhammad SAW kay Ali radiyallahu anhu, la'ana Allah man la'ana waliday. Sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang susumpain niya ang kanyang mga magulang. Pangalawa, ay pangatlo, la'ana Allah man awa muhdithan. Sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang tutulong, kukup-kup sa taong makasalanan. At ang pang-apat, la'ana Allah man ghayyara manara al-ard. Sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang magnakaw ng lupa. Babaguhin niya ang sukat ng mga lupa para kanyang kamkamin, nakawin na walang sa walang katarungan. Rawahu Muslim, iniulat ni Muslim. Bukod pa dito mga kapatid sa Islam, na hadith na nagbibigay sa atin ng linaw na ang pagkatay ng hayop para ialay bukod sa na ialay bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala isang karumaldumal na kasalanan, meron ding isang hadith na nasaysay din na iulat ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. May isang taong nakapasok sa paraiso dahil lang sa langaw, at may isang taong nakapasok sa impyerno dahil lang din sa langaw. Qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Sabi ng mga sahaba na mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakarinig, paano mangyari yun, usugo na Allah? Paano nangyari yun? Qala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. May dalawang tao, dalawang lalaki na dumaan sa isang nasyon, sa isang sambayanan na ang batas nila doon na hindi ka pwedeng lumagpas sa kanilang lugar maliban na lamang na ikaw ay magkatay ng kahit anong hayop para ialay mo doon sa kanilang ribulto. Faqalu li ahadihim qarrib, at sabi ng mga tao na yon doon sa isa sa kanila, mag-alay ka para ikaw ay makadaan. Sabi niya, qala laysa indi shay'un uqarrib. Sabi niya, wala akong dalang hayop para ialay ko sa inyong ribulto upang ako ay makadaan. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Sabi ng mga tao doon, mag-alay ka kahit man lang langaw. Faqarraba dhubaban. At yung ginawa ng tao na yun, siya ay kumuha ng langaw at kinatay niya, pinatay niya para ialay doon sa ribulto. At pinadaan siya. Pinadaan siya at kalaunan siya ay namatay. Fadakhalan nar, at siya ay nakapasok sa impyerno. A'udhu billahi min dhalik. Waqalu lil akhar, at sabi naman ng mga tao na yun sa pangalawang lalaki, qarrib, mag-alay ka, ikaw naman. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jal. Sabi niya, kailanman ay hindi ako magkakatay ng hayop para ialay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ialay bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ginawa ng mga tao doon, fadarabu unuqahu, pinugutan siya ng ulo, pinatay siya, fadakhal jannah, at siya ay nakapasok sa paraiso. Rawahu Ahmad, iniulat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. So ito mga kapatid, sa kahit isang langaw lang, isipin mo, kinatay niya para ialay bukod sa Allah, siya ay nakapasok sa impyerno. Paano na lang kaya kung manok? Paano na lang kaya kung baka, kambing, ialay mo sa libingan? Ialay mo sa iyong ninuan na namatay na? Ialay mo sa engkanto kapag ang iyong anak ay nagkasakit at pumunta ka sa isang albularyo at nagsabi siya na mag-alay ka ng manok doon sa puno, mag-alay ka ng kambing doon sa kuweba? A'udhu billah. Yun ay isang karumaldumal na kasalanan sa Islam, at ang taong gumawa nun ay nakagawa ng shirkul akbar, malaking uri ng shirk na magdudulot ng paglabas niya sa Islam. Kahit napakarami ang kanyang nagawang kabutihan, buburahin ito sa isang saglit lamang na siya ay mag-alay ng hayop na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ialay bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito lang mga kapatid, naway napulutan natin ng maraming aral ang pagtatalakay natin tungkol sa pag-alay ng hayop bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na narapat sa isang Muslim na kung sa'y mag-alay ng hayop, narapat na sa Allah lamang niya ialay. Dito ay isang uri ng pagsamba. Allah, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.